Oke. Ya. What's up mga kabrider? So, on the way tayo ngayon sa lakefront. Kasi doon natin pag-uusapan yung tungkol dito sa motor natin. Re-reviewin natin siya kung ano ang mga naging sira niya sa loob ng 4 na taon. Shoutout Mar Moto Vlog 29, Jason Conda, Ryan Cardenas, Santi Dayot, Zian Gray, Miguel Olaes, Patrick TV Savage, Jason De La Cruz, Frontlane, Motomox, Buhay Provinciani NSC, Eric Nobleza, Kuya Ners Motovlog, FI Moto, Maki Iya, and JP Galot. So mga kabrider, gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko. Ngayon lang natin na-reach yung requirements ni YouTube para magkaroon ng commercial yung mga video natin. So thank you talaga sa inyo, sa lahat ng mga sumuporta, mga nanood, nag-comment, mga nag-dislike, mga nag-like, sa lahat ng mga haters ko tsaka mga likers ko, maraming salamat sa inyo. Ngayon mas pag-iigihin pa natin at mas pagbubutihin pa yung paggawa natin ng mga videos. So hanap tayo ng spot dito na pwede nating paggawa ng review. Dito pa talaga naisipan mag-review eh, no? Ah, dito pwede. So dito na lang tayo gagawa natin ng review dito sa maliit na pwesto dito. Yan. Okay. Solo natin ang lugar, 'di ba? Makakapag-vlog tayo ng maayos. Yeah. Okay, so pakita ko muna sa inyo itong motor ko. Ayan. Ayan. Rusi DL150 2016 model. Ikutan natin siya. Ayan. Diba? Hindi na siya ganun kaganda. Kasi 4 na taon na yan. And sa napapansin nyo, palit na rin yung flarings ko. Raider Reborn. Ay! Oh, Reborn. Ah, new breed pala, new breed, sorry. Raider new breed yung pinilit kong flarings dyan. Meron na rin tayong ano, bracket tsaka box. Pang Raider 150 rin yan. So, i-clear ko lang no, mga kabrider. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung tungkol sa mga naging issue at naging sira niya. So, hindi ko isasama dito yung mga pinalitan ko dahil sa upgrades. Start tayo dito sa ano, sa headlight. Nagpalit ako ng LED LED light kasi yung stock niya na ano, na headlight is mabilis mapundi. O kasi hindi siya battery operated. So nagpalit tayo ng LED. Pina-battery operated ko na yung headlight ko para hindi siya mabilis mapundi. So ano na yan, isang taon mahigit na yung LED ko, 6 LED yan mga kabrider. So dako tayo dito sa ano. Ito. Nasira na ang ating clutch cable. So hindi na to stock. Isang beses pa lang ako nagpalit. Nagpalit ako ng mga ano, pang TMX 155 clutch cable. So mas malambot pag nagpalit kayo ng TMX 155 clutch cable kasi yung clutch cable nito is straight lang. Ayan o. Straight lang hanggang dyan. Hindi kagaya nung stock na clutch cable natin, may pakurba dito. Dito dumaan. Dito dumaan yung stock eh. So nakadepende kung saan kasi patadaanin yung clutch cable, kaya mas lalambot siya. O tingnan nyo. Ayan o. Malambot yan. So dako tayo dito sa baba. Pinaka naging worst na sira niya is yung ito. Kung nakikita nyo. Yan. Yung tinatawag nilang ano, rectifier ba yun? Yan daw yung nagsisilbing ano eh, charger ng battery. Eh nalaman ko na
si Ryan, yung pinalobo niya yung battery ko, tsaka pinundi niya yung mga ilaw ko. So napakatindi ng ano, naging problema niyang rectifier na yan. Kasi kuan eh, dami niyang sinira. Anyway, mo yung mga ano ko, ilaw ko tsaka battery ko pinalobo niya. So advice ko lang sa inyo, kung nasira yung rectifier nyo, huwag kayong magpapalit ng hindi rectifier na stock. So pinalitan ko yan ng rectifier na aftermarket, yan sa tabi-tabi. So hindi gumana, ganun pa rin ang naging issue niya. Nag-order ako sa Rusi na halagang nasa 200 to 300 pesos. So salpak na lang, okay na, balik na ulit siya sa normal. Dito tayo, taillight. Nagpalit na rin ako ng taillight kasi napundi na rin yung taillight ko. So common na yan. Dito tayo, ikot tayo dito. Ito. Speedometer cable, yan. Nasira na rin yung ano ko, stock speedometer cable, kasi nga yun, nasira na talaga siya katagalan. Tapos battery, nagpalit na tayo ng battery. Advice ko lang sa inyo mga ka-brider, na kung magpapalit kayo ng batteries, magpalit kayo ng mga branded na batteries. Kagaya ng mga Motolite, Quantum, yan, Yuasa, yung mga ganyan. Para pang matagalan, kasi itong Motolite ko, magdadalawang taon na ngayong December. Yan. So matibay yung nabili kong Motolite. Hindi kagaya ng stock, 1 year lang. Hindi na maganda yung naging performance, yung di tubig. So hindi ko siya nagustuhan. Ito, naging sira nito is yung sa gulong ko, bearing. Yan, harap at likod na bearing. Nagpalit na rin ako, hindi na stock yan. So madali lang naman hanapan ng kasukat yung bearing ng Rusi DL150. So isang beses pa lang naman ako nagpalit ng bearing sa loob ng 4 taon, harap at likod. Brake pads, yan, syempre normal naman. Brake pad, nakapagpalit na ako sa likod 2 beses, sa harap 1 beses. Ito, isa pang matinding naging maintenance ng motor ko is yung panggilid. Yan, clutch lining, nagpalit na ako ng clutch lining nito. Kasukat nito, TMX155 clutch lining, pati na rin clutch spring, syempre sinabay ko na. Kasi after 2 years, hindi ko na nagustuhan yung hatak ng motor ko. So nagpalit ako na clutch lining. Kano ba clutch lining TMX? Nasa less than 1,000. Tapos spring nasa 400, ganun. So gagastos ka rin ng mga nasa kulang 2,000 kasama labor. Yan, sama langis. At least yung pinalit ko is original from Honda TMX155. Kaya hanggang ngayon parang bago pa rin yung ano niya, clutch niya. Maganda pa rin yung hatak. So yun. Ito pa, isang naging problema sa akin, sumakit din ulo ko dito, itong issue na to. Ito mga ka-brider, oh. Yan. Yan, yung bilog na yan. Yun, ito. Ano ko ba ituturo? Yan, yung bilog na yan. Yan. Hindi ko alam kung tawag yan sa bilog na yan. May tagas yan ng langis. So pinalitan ng o-ring yan. Gumasa sa audio ng mga nasa ano, 200 pesos yata, 200 or 300. Masa nasa ganun kasama na labor. Ito pang isa, kasi itong motor ko mga ka-brider, hindi ko lang to ginagamit sa pang araw-araw sa trabaho. Hindi ko rin to ginagamit lang sa pagta-travel ko. Siyempre ginagamit ko na rin to pang hanap buhay. Kasi nagano tayo eh, sumideline tayo dati ng habal-habal. Yan, kung minsan nagkaangkas tayo ng dalawa, minsan isa lang pero napakabigat. So bumigay yung shock natin mga ka-brider. Hindi na maganda yung play niya. So nag-decide ako palitan yung shock, no? Nakabili ako ng shock, ayan o, pang Raider 150 po, plug and play na. Yan, yan, mono shock Raider 150, plug and play sa DL150. Nabili ko to nasa 1.5 something, ganyan. Kasi ano lang to eh, parang isang buwan lang nagamit. So pinost sa online, nag-meet kami, okay na, pinalitan ko. So ngayon maganda na yung play niya. Tapos ano pa ba yung mga pinalitan natin dito?
Ito. Sprocket set. Yan. Pasensya na kayo sa motor ko mga kabrider ha. Hindi ko na nare-repaint eh. Kasi talagang sa panahon ngayon pandemic, talagang ano, bugbog tong motor na to kasi ginagamit ko na to ngayon pang deliver. Ganun katibay itong Rusi DL150 na to. Wala akong masabi dito. So yun na nga, nagpalit ako ng sprocket set. Isang beses pa lang ako nagpalit. Yung stock sprocket niya, nagamit ko ng 3 taon. Tapos ito, kapapalit ko lang ngayon pang 4 taon niya. So bago pa yan. So 3 taon ko ulit gagamitin yan. Yan. Ito pala isa, nasira yung side stand ko. Yung stock na side stand ko, nabili ko lang tong side stand na to 100 pesos sa mga ano, sa mga shop na mga second hand. Yan. Kasi yung stock ko na side stand, bumaluktot na to. Bumaluktot na yan kasi kakaikot ko ng motor. So ano pa ba? Ayan, gulong. Pag-usapan natin yung tungkol sa gulong. Sa gulong is yung harap ko, isang beses pala ako nagpapalit sa harap. Pirelli Angel City. Tapos sa likod, dalawang beses na. Dalawang beses ng Pirelli Angel City. So 8090, 7090. So stock size na gulong pa rin ang pinapalit ko, mga kabrider. Advice ko sa inyo na pagbibili kayo ng gulong, bilhin na kayo ng original, yung talaga mga branded. Kasi ano yan eh, isa na yan sa mga safety natin, di ba? Huwag na kayong bumili ng mga second hand, yung mga mumurahing gulong, kasi konti na lang italaga idadagdag nyo. Tsaka ang ganda ng performance ng gulong na yan, mga kabrider, kahit basa ang kalsada, naulan, ang kapit nya. Tapos isa pa sa mga pinalitan ko sa motor na to, ito pinalitan ko to, kaso tingnan yung ginawa ng pusa, oh, naiinis nga ako eh. Kapapalit ko lang nito ng bago. Advice ko sa inyo, huwag nyo nang gawin ganito yung puan nyo. Kung naka-stock kayo ngayon, huwag nyo na ipatabas mga kabrider, kasi darating ang time na yung foam naman nun is talagang iimpis din sa katagalan. So pinatabas ko sa unang isang taon, maganda. Yung mga sumunod na taon, wala na. Ang sakit na sa puwet. Lalo't lagi kaming long ride. So advice ko sa inyo, stay stock nyo lang pagdating sa upuan, na huwag nyo na ipatabas yan. Kasi masakit sa puwet, katagalan. So dako na tayo dito. Ito pinalitan ko. Pinalitan ko yung mga tornilyo nito ng stainless. Kasi talagang yung stock na tornilyo ng Rusi is kakalawanginin. Kung mayayamanin, may kakalawanginin. Ayan, ito, meron pa akong isa dito, hindi pa napapalitan, no? Ano? Diba ang pangit? Pangit tignan. Tapos isa pa sa pinalitan ko is itong Brake Master. Isang set ko to pinalitan, mga kabrider, kasi wala akong makitang kasukat na ano, na ang tawag dyan, repair kit. So nagpalit ako ng isang buo na ito. Mura lang naman to, 350. Okay, ito pinalitan ko na rin yung rear brake pump ko. Isang set din ng ano, Racing Boy. Bili ko lang dito, 300 sa tropa. Second hand na yan, mga kabrider. So okay ang performance nito, makapit. Maganda yung ano niya, kasi yung stock ko nito, hindi ko rin mahanapan ng repair kit. So yan ang naging problema nitong Rusi DL150 ko. Mahirap hanapan ng repair kit yung stock niya na brake pump. Better na magpalit na lang kayo ng isang set or yung pinaka pump lang, para at least solve na ang problema nyo, diba? Ay, meron pa pala isa, nakalimutan ko. Tambutso ko. Yan, nagpalit ako ng pang motopush. Motopush type po na tambutso, plug and play na sa ating Rusi DL150. Yan, motopush typhoon. Bakit? Ba't ako nagpalit? Kasi yung stock natin na tambutso, ano, lumuluwag na yung rivet. Kasi rivet lang yun eh, sa mga ganito, yung stock na tambutso ng DL150. So kalaunan, talagang ano, naluwag siya. So tara, biyahe tayo, biyahe. Visit, nakakainis, may nagpo-photo shoot pa dun. Tingin ang tingin sa atin. Nakakainis. Hindi, mga kabrider, nasabi ko naman lahat eh. Nasabi ko naman lahat ng mga naging issue nitong motor na to eh. Para sabihin ko sa inyo, mga kabrider, hindi pa na ibababa yung makina ng Rusi ko. Yes,
tanging nagalaw sa makina nito is yung panggilid niya, yung clutch lining, yung sinabi ko sa inyo kanina. Yun pa lang yung ano, nagagalaw sa makina niya. Which is talaga namang napuputput ang clutch lining, di ba? So, para sabihin ko sa inyo mga kabrider, hindi naman po sa pagyayabang, itong motor na to is marami nang napuntahan, no? Hindi ko na iisa-isahin, pero ang pinakamalayong napuntahan namin ni brother, ayan, brother nga pala lame ng motor ko, ang pinakamalayong napuntahan namin is Benguet, ayan, Benguet province. So hindi pa naman to nakakarating ng pagudput at Bicol, plano pa lang, naudlot kasi nga COVID. So mga kabrider, kayo na humusga kung talagang sirain ba si Rusi. Ba yan? Tayo. Kainis? Tabi maggugo. Kung susumahin natin lahat ng ipinakita ko sa inyo, kayo na humusga kung talagang sirain ba ang Rusi. Ano ba sa tingin nyo? Dapat lang ba masira yung mga sinabi ko? O hindi dapat na nasisira yung mga ganun? Normal ba sa isang motorsiklo masira yung mga ganung pyesa sa motor? Sa loob ng apat na taon, normal ba na magpalit ka ng mga ganun? Kasi marami nang baba siya sa Rusi na keso ganito, nang hiram ka lang ng motor, disposable, ano ba ba? Mabilis masira, sayang ang pera. Putik na traffic to, nakakabis. Ang init. Naipit na tayo. Meron bang daanan dyan, kuya? Nakadaan si kuya. Sunod tayo, sunod. Yun. Salamat sa'yo, kuyang naka-rider. Nakasingit din. Pinawisan yung ilong corona. Ay, ano na nga ba pinag-uusapan natin? Kung normal ba? Yun. Kung normal ba yung mga sinabi ko na masira sa isang motor sa loob ng 4 na taon? Ano ba sa tingin nyo? Worth it ba bumili ng Rusi? O ano ka lang, nagsayang ka lang ba ng pera? Sige, sasagutin ko lahat ng tanong na yan. Para sa akin, worth it. Bakit? Kasi itong motor na to, nagdinaunan ko to dati, 3,500. Yes, 3,500, nagdown ako dito. Tapos monthly ko sa kanya, 3 years, 1,700. Para sa akin, sulit na to. Kasi hanggang ngayon gamit ko pa siya, 'di ba? At sa tingin ko magtatagal pa 'to ng mga siguro mga hanggang 10 taon. Kapag yung isang motor pinabayaan mong sira, hindi mo pinagawa. Wala. Lalo lang dadami yung sira niya. Parang kalawang 'yan eh. Pag hinayaan mo 'ng ano, kinalawang, na dadami yung ano niyan, yung kalawang niyan. So much better, no? Kung may nakikita kayo na problema, konting sira, palitan nyo na kagad, huwag nyo nang patagalin. Tsaka, bibigyan ko kayo ng tip ha, sa paggamit ng mga China na motor, Rusi na motor, technique lang talaga is change oil. Kasi itong ano, motor ko, medyo maluho to sa langis eh. Every 1,000 nag-change oil tayo. Tapos yung langis nito, ano pa, hindi pa yung basta-basta lang na langis. Kinakarga ko dito mga kabrider, kasi lalo na nung dati panay ang long ride ko, is yung langis na semi-synthetic, yung Top 1 Violet 20W50. Yan, highly recommended ko po yan sa mga naka Rusi DL150 or any China bikes, no? Kasi talagang ano, napakaswabe niya sa long ride. Wala akong masabi. Yun yung langis na ginamit ko nung nag-Benguet kami. So tip ko yan sa inyo mga kabrider.
syempre napapaisip kayo, eh, ano kaya ang top speed ng motor nito? Meron akong video mga ka-brider. Gumawa rin ako ng video, ayan, naka-flash sa screen. Ayan. Search nyo lang yan mga ka-brider. Naka-upload yan sa channel natin. Kaya subscribe na kayo sa channel natin mga ka-brider. Ayan. Maraming salamat sa panonood nyo ha. So mga diniscuss ko ngayon is yung sinare ko lang naman, no? Hindi naman, hindi ko naman sinasabi na ano, na yan ang magiging sira ng motor mo. Hindi. Sinasabi ko kung ano yung mga naging sira ng motor ko sa loob ng 4 na taon, 'di ba? Gusto kong i-share kasi marami pa rin sa alam ko sa ngayon na bumibili ng ano, brand yung Rusidel 150, yung bago, yung Euro 3 na, yung 2020 model. So mas maganda 'yon compared dito kasi 2016 to eh. Kasi Euro 3 na 'yon. So far nasabi ko naman lahat, wala akong nakalimutan kasi gabi pa lang inililista ko na 'yon eh. So kanina may hawak din naman akong listahan. Kaya wala akong nakalimutan sa mga naging sira niya sa loob ng 4 na taon. So napakatibay nitong makina nito. Wala akong masabi talaga. Worth it ang pagkuha mo kung talagang habol mo lang is yung pang service, pang ride. Kung sa pang forma, ano rin eh, hindi ka rin naman magpapahuli. Maporma rin naman siya. Nasa sa'yo na lang kung paano mo papapormahin. Yung akin kasi, hindi ko na rin ganong pinapaporma. Yung tamang forma lang. Kasi nga, everyday bike ko to eh. Ito yung bike na ano kaya, pang habang buhay. Ay, habang buhay. Pang araw-araw pala, habang buhay. Ito yung bike na pang araw-araw ko na pang hanap buhay. Yan, hanap buhay yung sinasabi ko. Service ko sa trabaho at pang deliver din ng mga items. Yan, nagde-deliver tayo mga ka-brider. Kasi yan ang ano ngayon eh, ang in demand. In demand sa panahon ngayong pandemic, di ba? So, dun sa mga hindi ko pa na-shout out, pasensya na kayo ha, kasi hindi ko naman kayang sabihin lahat sa isang video. So, hinati-hati ko yung iba sa mga susunod ng mga video mga ka-brider. Kasi medyo marami na yung nagpapa-shoutout, so hinati-hati natin. Sisikapin ko, ha? Sisikapin natin na ma-shoutout natin lahat yan. Lahat kayo, ma-mention natin. Pero sana, pa-share naman tong video na to, na sana makatulong sa iba. Paki-like at sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, Pinanganak na Rider. So, sana masubscribe yung channel natin, no? So, yun lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. So sana next time magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating uploads, di ba? So that's about it guys. Basta't lagi nyo lang tatandaan, pray before you ride. Yeah.